Nakikita niyo ba yung lawak ng tanawin na yan? Ito ang lugar na tinatawag nating Doña Remedios Trinidad, mas kilala bilang DRT. Para sa akin, ito yung perfect spot kung gusto mong mapalapit sa kalikasan, mga campers at saka mga adventure seekers. At syempre, perfect na perfect to sa isang farm-to-table experience. Sa balat ng puno. Ito po ay balat ng puno ng... Nang aga. Aga po? Lechong manok at pato sa lata. Ang mangyayari doon is yung lata natin would serve as a makeshift oven. Pinatuyong tinola? Yung concept lang ng dish is tinola approach, pero para lang maiba din, tutuyuin natin yung pinakasabaw niya. Mga pagkain kakaiba na may food trip pang kasama with Muriel and Migs. Laki nito, Muriel, oh. Pag nag 1, 2, 3 ako, tumakbo tayo. 1, 2, 3, let's go. Huwag naman. Na may guard. Pasok lahat yan sa food adventure and nature tripping natin ngayong araw dito sa Mount Brihino sa DRT sa Bulacan. Let's go, food explorers! Pagbibisita ka dito sa Mount Brihino, perfect na perfect kasi kahit kasama mo yung family mo, meron sila mga kubo dito na, as far as we can see, kompleto ng amenities. Merong lamesa, meron tayong banggerahan doon, at meron ding sariling kwarto. Tapos, pinaka-perfect dyan, yung scenery natin. Solid na solid. Kung ayaw nyo naman ng may bubong or parang typical na cottage, meron din silang may offer sa inyo. Pwede kayong mag-pitch ng sarili niyong tent. Yeah! So yung camping trip natin, typical, syempre kailangan may bonfire, meron tayong tent, at saka syempre may nilulutong pagkain doon mismo, malapit sa ating campfire or sa gilid lang yung gagawin natin. And typically, magro-roast ka, magsusmoke ka dyan, and iba naglelechon. Definitely gagawin natin yan. But this time, nagamit tayo ng lata. This is one of those rigs na I'm sure makikita mo all over the internet. And it's something na I think very interesting. At gusto ko lang matikman kung ano yung magiging epekto ng ating end product by doing this kind of cooking. So basically, what we need to do is, of course, meron tayo dito mga na-harvest natin or nakuha natin dito sa farm mismo. Meron tayong bibe, meron din tayong manok. Yung manok natin, ilelechon natin or iro-roast natin nang nakatusok doon sa ating mga steak. And then, yung isa naman, yung ating bibe, is tatakpan natin ng lata. So basically, ang mangyayari doon is yung lata natin would serve as a makeshift oven. So itatrap niya yung init ngayon. So in a way, hindi nakakatakas yung init, nakoconcentrate doon sa niluluto nating karne. Lalagyan din natin ng uling yung taas para meron tayong uling sa baba, meron din sa taas, mas mabilis yung pagluluto. So ito yung pato natin. Tatanggalan lang natin ito ng pinakakuko. Wala na tayo ibang etcheboreche kumbaga doon sa ating pinaka pampalasa. Meron lang tayo ditong konting oil and annatto powder. So basically, we're just going to apply this for color, number one, and yung very subtle na aroma niya ng ating atswete. And yun lang din yung gagawin natin dun sa ating mga manok. So after natin ma-apply yung ating parang annatto oil, we'll generously massage yung ating asin. And then alalay doon sa loob. Pag sa labas, in a way okay lang kahit damihan mo yung pahid ng asin. Pero pag doon sa loob na, doon medyo aalalayan mo na. Kasi yung nasa labas naman, dahil may balat yan, hindi makakapag-penetrate ng maigi yung asin. Tapos yung sa loob, yun definitely maa-absorb na nung karne.
So doon tayo mas magiging maingat. So meron tayong mga stick na nakatusok dito. Ilalagay lang natin yung ating bibig. Yung ating manok. Mas maliit yan. So paggagamit ko yun ng stick, make sure lang na hindi lalampas yung pinakadulo. Kasi pag malampas yan o pag lumampas yan, bababa. So masyado siyang malapit doon sa uling na ilalagay natin. And quick tip lang din, syempre pagkahoy yung pinantusok ninyo dun sa inyong manok or bibe, pag nilagyan nyo ng uling, make sure lang na hindi siya tatama dun. Kasi kapag nakadikit yan sa uling, bago maluto yung iyong manok or bibe, or pabo man yan, eh malamang uling na rin yung stick na pinantusok mo. And para naman dun sa ating bibe, pwede na natin takpan ng ating lata. Kung gagamit kayo ng mga lata na may pintura sa labas or sa loob, make sure na sunugin nyo muna hanggang mawala yung pinakapintura kasi syempre, makaka-apekto yun dun sa inyong lulutuin. Habang nakasalang ang ating mga pato at manok sa litsunan, sina Muriel at Migs ay stopover pa yatang dinaanan. Morning po! Wow! Ikaw ba, usually, ano bang kinakain mo? Favorite mong pasalubong? Ano ba ang binibili mo sa mga pasalubong ako kasi, centers? Mahilig ako sa mga biskwit eh. Gusto ko yung mga sinasawsaw sa kape. Ay, yung mga biskotso. Yun, mga biskotso, biskotti. Perfect, marami sila dito. Tsaka may nakita akong ensaymada, may mga ube. Ako, paborito ko yan. Sa tiningin mo, ano kaya yung paborito ni Chef? Feel ko magugustuhan niya yung Spanish bread. Parang may Spanish bread nga dito. Ayan, kaya bilhan na din natin si Chef in case magutom siya. Okay? Tara, buti pa. Let's go. Gusto ni Chef to. Kunwari, gusto ni Chef pero ako pala. Ba't isa lang kinuha mo? Damihan mo pa? Ano ka ba? Minsan lang tayo dito. May pera ka ba? Yun lang. Wala eh. Wala rin ako eh. Wala ka din? Ako, akala ko ikaw yung may dala. May plano ko. Dali, kukuha ka pa tapos. Pag nag 1, 2, 3 ako, tumakbo tayo. 1, 2, 3, let's go. Huwag naman. May guard. Ang bestseller natin ay Caramel Bar. Actually, lahat ng produkto namin masarap. Bayaran na po namin to, ah. Kaso wala kaming pay.